Nilagyan ko ng yelo. Ayoko nang mainit. Lasang gulaman! And that's the tea. Mga besh, maghuhudi ako ngayon ah. Kasi kung hindi, hindi ko alam kung anong sinasabi niyang batang yan. May hoodie man o wala, mukha talaga siyang walang ligo. Hello everybody! With a sexy body. Mga beziwap, ang video natin ngayon ay tungkol sa aking thoughts on Filipino YouTubers. Lately kasi, sobrang daming lumalabas na issue. Hindi ko alam yung totoong storya. Hanggang basa lang po ako sa Twitter. At sobrang nakakalungkot na. Bakit ganun? Medyo toxic na. Nakaka-stress na po. So gagawin ko tong thoughts on Filipino YouTubers. Pero, good vibes edition. Let us spread positivity. Ipalaganap po natin sa mundo ang ating kabutihan. Sana maging maayos na po yung mga issues sa internet. Pinusang putek! Ang inspiration po ng video na to ay yung video na ginawa ni Ate Sate Yoko. Napanood ko kasi sa channel niya na gumawa siya ng parang talking about Filipino YouTubers. Sorry po, sorry. At sobrang nagustuhan ko yung video na yon kasi nakaka-empower siya ng ibang YouTubers. Despite all the issues na humakalat sa internet, gusto ko lang i-compliment yung mga ko. Tama ba, ko? Yung ibang Filipino YouTubers, through my experience or based on my opinion. Basta lahat ng sasabihin ko, perspective ko po yun, okay? Hindi po ako makikinig sa chismis. Itong mga sasabihin ko, lahat to galing sa akin. Nag-tweet po ang lola nyo. Sa mga hindi nakakita, follow nyo kasi ako. Joke lang. May choice naman kayo kung ipa-follow nyo ako or hindi. Pero kung gusto nyo, ayan. Tweet me your favorite Filipino YouTuber. Simulan ko na agad, walang pal... Simulan ka agad, wala nang paligoy-ligoy pa. Wala daw paligoy-ligoy. Pero ang dami niya po nasabi bago siya mag-umpisa. It's AC's Life or ACTV or Ate Charon, Alan Benedict Soriano. Nung na-meet ko siya, sobrang nagulat ako na sobrang tangkad niya. At sobrang puti rin niya. Kahit hindi pa kami masyadong nagbabanding, na-feel ko na agad na sobrang gaan ng loob ko sa kanya. At makakapag-share ka sa kanya ng kahit ano. Talagang one chat away lang siya. Opo, kahit hindi po kami gumagawa ng videos together, nag-uusap din ang mga kameno. Tsaka, sobrang ganda ng quality ng videos niya. Hoy Alan, maraming salamat sa pagbabasa ng aking mga rant. Love you. Kong TV. Iba yung level ng energy niya. First time ko siyang na-meet sa Love Radio concert. Nila Lloyd Cadena. At sobrang bait niya. Tapos nung nagsibu kami, makakausap niyo rin siya ng matino. Kasi diba ganda siya sa video. Pero nagulat ako na, ay, matino ko lang kausap sa din si Kuya Kong eh. And personally, na-enjoy ko talaga yung videos niya. Ate Michelle D. Alam niyo ba pinaka naaalala ko kay Ate Michelle? Umattend ako ng isang YouTube creator camp. Tapos nandun siya. Tapos na yung event nun. Tapos parang nakaupo kami sa isang table. Marami kami noon. Tapos umupo rin siya doon. Tapos parang nakakwentuhan namin siya. At sobrang dami niyang advice para sa amin. Parang starting pa lang ako sa YouTube doon eh. Gusto ko mag-thank you kay Ate Michelle kasi nakatulong yung mga payo niya sa amin. Mark Reyes. Alam niyo ba, bilib ako sa batang to eh. First time ko siyang ma-meet nung bumili siya sa akin ng merch ko. Nung December na Vloggers United ata yun. First impression ko sa kanya, takte tong batang to, sobrang pogi. Sobrang pogi niya talaga, diba? As in. He is blessed. At nakaka-proud din dahil nakita ko sobrang bilis ng growth ng YouTube channel niya. Kaya ikaw, Mark, keep it up! Pat Daligero! Alam niyo ba dapat magkikita kami ng... Alam niyo ba dapat magkikita kami ni Pat nung umuwi siya dito sa Pinas? Kaso sobrang stressed ako sa thesis noon. Ewan ko, hindi niyo makakausap ng matino noon. Tapos hindi kami nakapag-meet, sobrang sayang. Pero sana ma-meet ko siya! Lagi ko pinapanood mga videos niya ni Pat eh. Kung di niyo kilala si Pat, isa siyang Filipino YouTuber na nasa Canada. Sana ba ko uwi ulit siya? Or sana makapunta ako sa Canada? Ate Ryza Kontawi. Sobrang galing niyang mag-makeup. As in, si Ate Ryza, sobrang fun niya in person. Ang ingay ni Ate Ryza na nakakatawa. Tapos sobrang bango niya. As in, ang bango niya sobra. Naiya nga ako tumabi sa kanya eh. Baka mamuya yung ano ko. Ang hit ko. Ate Ray Hermar. Alam niyo ba, si Ate Ray yung nag-host ng isang segment namin for a show. Tapos dun ko lang siya nakilala. Tapos nanonood ako ng video sa channel niya. Sobrang na-enjoy ko kasi ang chill ng videos niya. Alam niyo yung chill pero nakaka-enjoy. Tapos ang bite din nito ni Ate kasi nung first time namin magkita in person. Second time po pala namin magkita. Pero first time namin mag-usap. Ganun. In-invite niya ako sa house niya. Tapos sobrang welcoming nila at nung barkada niya. That's Bella. Alam niyo ba itong batang to? Sobrang bait niya. As in, promise, sobrang bait niya. At
sobrang bait ng family niya. Neto lang kasi nag-collab kami, tapos nag-overnight ako sa kanila. Tapos ang dami namin napagkwentuhan. Pero ang galing lang kasi kahit ano, nai-open up ko sa kanya. She's a good listener. Wow! Basta, sobrang bait ni Bella. At sobrang ganda ng kilay niya. At sinabi ko to sa kanya eh, ang linis niyang mag-edit ng YouTube videos niya. Like kung agree. Ate Ana Kai. Nagulat ako nung nakita ko siya in person. Sobrang sexy niya. At bilib ako sa business skills niya. Ate, paano? Naalala ko nung una kami nagkita, nahihiya daw siya sa akin. Nahihiya din tuloy ako. Lloyd Cadena. The classic, the queen. Mabuti talaga ang kalooban ni Lloyd Cadena. Bilib din ako sa kanya kasi ang dami niyang charity work, charity projects. At willing talaga siyang tumulong kahit kanino. Bukod sa enjoyable talaga yung videos niya. Ang bait-bait. Nya. Alam niyo ba naalala ko pinapakinggan lang namin siya sa radyo kasi 'di ba DJ siya. Tapos nagulat ako bigla niya akong in-invite sa Love Radio concert niya noon. Kinilig ako. Walang kupa si Lloyd Cadena. Kahit sobrang tagal niya na sa YouTube industry or community, bentang-benta pa rin talaga. Janina Vela. Sobrang nakaka-proud si Janina kasi ang dami niyang nagagawa. Ang dami niyang kayang gawin. Bukod sa nag-YouTube, kumakanta, nag-host. At ang pinakagusto sa kanya ay, at her young age, nakaka-inspire na siya ng kabataan, no? Riva Keneri. For me, sobrang galing talagang sumayaw ni Riva. Umatenda ko nung re-vlog concert niya. Sobrang, woo! Hindi ko alam kung gusto niya, pero sana ma-regular siya sa ASAP. Alam mo yun, yung lagi nag-perform. O kaya pwede rin siya magkaroon sarili niyang show. Nisa Nugget. Alam niyo ba, recently ko lang siya nakita. Kasi pakalat-kalat yung video niya, yung parang audition tape ba yun? Yung online audition keme sa PBB? Tumutuwa ako sa programe! Kung di niyo po kilala si Nisa Nuggets, mag-subscribe na kayo sa kanya. Ang saya pong manood ng videos niya. Hindi po kayo magsisisi. Maniwala kayo sa akin. Kung ayaw niyo, edi wag. Pero kung maniniwala kayo, edi okay. Malayo po ang mararating nitong batang ire. Lou Sanchez. Hindi ako sanay siyang tawaging Trisha. Pero bilib ako dito kay Lou eh. Almost sabay kasi kami graduate, tapos nagtatrabaho siya. Kung ako yun, hindi ko kakayanin yun. Ang gusto ko pong sabihin dito ay, parang hindi ko po kayang magkaroon ng day job habang nag-full-time YouTube. Yan po yun! Enjoy din ako sa videos niya. Tsaka sana makapag-collab kami soon. Kasi hindi ko alam kung gusto niya. Alex Gonzaga. Alam niyo ba, feeling ko si Alex, born for YouTube talaga. As in, bagay na bagay siya sa platform na to. Sobrang nakaka-enjoy talaga yung videos niya. Ang galing niyang mag-vlog. Kay sakit na mga isipin na. Alam niyo ba, first time ko siyang ma-meet nung Oishi Snacktacular last year. Tapos tinatanong niya ata kung ano yung camera na gamit namin. Kasi magsa-start daw siya mag-vlog. Tapos ngayon, 1 year na siya sa YouTube. Purple Ares. Sa kanya ako na-inspire maglinis. As in promise, kapag cleaning vlogs or within the vlog ni Nanay Aisha, naglilinis siya. Ako rin napapalinis. Sobrang nakaka-enjoy yung family vlogs niya. Ate Ann Klutz. Isa pa to si Ate Ann. As in family vlogs. Naalala ko rin dati, nasama ata ako sa vlog niya na pinapanood niya yung video ko. Kim Poy Feliciano. Hindi ko rin alam bakit, pero na-enjoy ko rin yung vlogs niya. Tapos alam niyo ba, nag-beat na kami in person. Tapos sobrang nakakaya nung nakita kami bago injection yung mga pimple ko. My gosh. Ang pogi at ang fresh niyang tignan. Sana di siya nagagawaan. Mika Salamanca. Recently lang din ako nagsimula manood ng videos niya at sobrang galing yung manta. Tapos pupunta ako sa concert niya. Invite ako sa concert niya sa December. Ranz and Niana. Itong magkapatid na to, sobrang nakaka-proud. Ang galing nila, no? International ang levelan. Roselle Basilio. Alam niyo ba si Ate Roselle? Sobrang maalaga yan. Sobrang sweet. At masarap kasama. At isa pang magandang trait ni Ate Roselle, sobrang determined siya na makamit yung goal niya. Claro the Third. O alam niyo ba, sobrang sayang kasama ni Claro. Sobrang nakakamiss lang din kasi minsan lang kami magkita. Ara Vertusio. Sobrang sarap kasama. Hindi ba kami magsasama lagi kung di siya masarap kasama. Alam niyo ba, sobrang strong ng personality ni Ara. Tapos gusto ko rin yung kahit ano ma-open ko sa kanya. Tapos alam niyo ba, schoolmate kami nung elementary. Wala lang, share ko lang. Oo, share ko lang. Pag ikaw nag-comment ka ng SML dyan. Edi so much na. Eman Nimedes. Alam niyo ba, sobrang saya din kakwentuhan ni Eman. Tsaka, magaling siyang mag-advise. Promise. At sobrang iba talaga yung quality ng content niya. Ang sayo nga, nagsisipag si kuya. Daming upload. Princess and Nicole. Alam niyo ba, sobrang na-enjoy ka videos itong dalawang to. I'm a fan. Ang galing ng mga kabataan ngayon, no? Nag-aaral sila, tapos nakapag-vlog sila. Advice lang din po sa mga estudyante dyan na gustong mag-vlog. Huwag niyo pong pababayaan ang inyong pag-aaral. Dahil ito po ay importante.
Yun lang. Luigi Pacheco. Alam niyo ba si Luis? Sobrang bait niya. He is a good listener. Para siyang libreng therapist. Tsaka alam niyo ba, sa kanya ako na-inspire mag-Tagalog content. Kasi kung di niyo alam, nag-i-English po ako dati. Kaya ako nag-English kasi yung mga kapanahunan namin, siguro mga 2014, uso talaga nun yung nag-i-English sa videos. Tapos dahil sa video si Luigi, na-inspire ako mag-Tagalog. At alam ko rin sa sarili ko na mas comfortable ako na mag-Tagalog na lang. Ba't ganun? Ang daming reply pero hindi ko makita yung iba. Okay, that's it, pansit. Ulitin ko lang po, lahat po na sinabi ko, based on my opinion and experience po yun, let us continue to spread positivity and kabuti. Han. Guys, ganito. Isang request lang, no? Comment nyo sa baba yung favorite YouTuber nyo. Tapos, i-share nyo sa amin yung mga bagay na gusto nyo sa taong yun. Sana, no? Sana wala nang mga negative ek-ek. Tao po itong mga YouTubers na to. May feelings din po sila. At kahit minsan po, or as much as possible, always, let's see the good in other people. Yun lang po yung point nitong video na to. Alam nyo ba, based on experience din, kapag positive yung binabato mo, positive din yung makukuha mo. Mag-spread po tayo ng good vibes sa YouTube community. Dahil kailangan na po. Ang hirap pong mabuhay nang may hatred. Pero alam nyo ba, pag may mga hate comment, sobrang manhid na ako, tinatawanan ko na lang. Ang dami nagtatanong, Ate Pam, ano po hate nyo? Sagot ko naman, no hate, just love. Pero 5-3 po ang hate ko. Hi guys, sadly po, kailangan na po nating i-give up ang She Got A Booty Like because recently, na-copyright po ang videos ko na may Pamela Wan na kanta, lahat po yun. At natatakot lang po ako na baka i-copyright din tayo ng may-ari ng She Got A Booty Like remix, Chuchu Channeling. Kaya ibahin na po natin, gagawin na po nating kanta mula sa YouTube Audio Library. Pero in fairness, ang daming nagsuggest sa inyo ng mga kung ano-ano, heto po ang kanilang mga entry, no? Oh, 'di ba mga loko-loko kayo?